Hello mga ka-winners, hello mga ka-marites. It's me again, Winston J. Ladera, and welcome back again to my YouTube channel. So, andito naman tayo sa ating bagong vlog. So, bago magsimula ang aking vlog, pakpak naman dyan mga audience! Wala bang salita dyan? Yay! Oh, yan po! Since 7 months to go na lang ay magkakaroon ulit tayo ng presidential and local elections dito sa Pilipinas, mabuting pag-usapan po natin yung limang klaseng botante dito sa Pilipinas. Gusto nyo bang malaman? Number 1! Ito ang tinatawag nating loyal voters. Ito yung mga botante na very loyal sa kanilang kandidato. Ito yung mga nakaka-color pink, ito yung mga nakaka-color green, ito yung mga kahit anong mga sol-sol or ano kahit mga against na mga news against sa kanilang kandidato, eh, hindi sila matitinag. At kahit anong mga paninira sa kanilang paboritong kandidato ay hindi mag-iiba ang kanilang pasya at siya pa rin ang kanilang iboboto sa darating na May 2022 election. Ikaw ba ay isang loyal voters? Yes. Wow. Isa ka doon? Ikaw? Hindi ka doon? Ang number 2, tinatawag ko siyang balimbing voters. Bakit siya tinawag ko na balimbing voters? Ito yung mga botante na paiba-iba ang kanilang desisyon kasi nakadepende sa mga naririnig. Pag nakarinig lang sila ng issue, sa kanilang example, meron silang paboritong kandidato, ito yung pupusuan nila. Pero pag kunting news lang na ganito, corrupt, may corrupt-corrupt na ganito, ay, corrupt pala siya. Madali siyang maniwala at lilipat siya sa kabilang partido. Sabi niya, ay, ayoko na dito kasi narinig ko kung pala siya. Tapos, may narinig na naman siyang news. Sasabi naman, corrupt ito, mayroong ganito. Ay, balik na naman siya sa kanyang dating iniidol na kandidato. So, yun yung tinatawag nating balimbing voters. Walang paninindigan, paiba-iba. Isa ka ba din ng dante? Hindi. Ikaw, Jay? Hindi. So, hindi ka. Number 3, sumusunod sa galaw voters. Bakit ko siya tinatawag sumusunod sa galaw voters? Ito yung mga klase ng mga butante na nakadepende lang kung sino yung sikat, sino yung trending, sino yung maganda, sino yung, ay, ito yung gusto ko kasi guwapo. Ito yung, kasi artista, ito yun. Ay, gusto ko to, ito yung iboboto ko kasi ang galing niyang mag-boxing, ganon. Ito yung mga sumusunod sa galaw voters. Tapos, pag nakita niya sa survey, wow, number one, ito yung iboboto ko kasi number one si ganito. Nakadepende sa mga sul-sul. Pag narinig, pag sinabi ng kanilang magulang, anak, ito yung iboboto mo ha. Mas sumusunod ka agad siya, sabi ng nanay. Magkausap niya ang classmate niya o kaibigan niya, ay sabi ni nanay, ito daw iboboto ko kasi ganito. Nakikinig siya kung ano ang sinasabi ng kanyang magulang, kung ano ang sinasabi ng kanyang kaibigan. Pwede din narinig niya sa kanyang mga barkada, sa inuman, majority ng kanyang barkada, ito yung sinasabi, ito yung iboboto daw, itong yung magaling, naniniwala ka agad. Kaya tinawag ko siyang sumusunod sa galaw voters. Isa ka ba dun, te? Hindi? Hindi. Ikaw, Jane? Hindi. Hindi kayo? Number 4! Ito ang tinatawag kong Wapakels voters. Bakit ko siyang tinatawag Wapakels voters? Ito yung mga botante ng Pilipinas at siguro mga nasa 5% sila or 10. Hindi ko lang alam kung ilang prosyento yung mga Wapakels voters. Ito yung walang pakialam sa eleksyon. Walang pakialam sa politika. hindi sila yung tipong nakiki-issue social mga politika. Yung galit sa politika pag may nakita silang sa newsfeed regarding politics, sila yung nag-unfriend. Naku, politics na naman. Ano naman to? Sila yung mga ayaw ng politics. Pag dumating yung election, kung ano na lang yung nakikita doon sa voters paper, yun na lang yung isi-shade. Or kahit sino na lang yung ilalagay matapos ng election. Ito yung mga madaling makuha sa mga badil. Wow! Ito na lang iboboto ko kasi binigyan ako nito. Wala naman akong pakialam sa eleksyon. Eh, doon ang iboboto ko kasi siya lang naman yung nagbigay ng pera. Ganiyon. Yun yung mga walang pakialam. Walang pakialam sa politika.
Isa ka ba din nun, be? Hindi. Ikaw? Oo. So, wala ka talagang pakialam sa politika. Tama, gote. At ang number 5, ito yung pinakalas. Ito ang tinatawag kong patriotic voters. Bakit ko siya tinawag na patriotic voters? Ito yung mga butante ng makabayan. Iniuna yung kapakanan ng Pilipinas. Ito yung mga nag-iisip kung ang kandidato ba ay nakakatulong ba ito sa pagpaunlad ng Pilipinas. Hindi sila nagbe-base kung ang botante ay sikat, yung kandidato ay mayaman, mapera, matulungin. Iniisip nila yung kredibilidad ng isang kandidato kung makakatulong ba ito siya sa pag-angat sa kahirapan. Nagre-research sila, ito ba ay nakapagtapos ba ng pag-aaral, itong isa ba itong lawyer, ba ganon. Sila yung mga very particular sa mga degree-degree. Kasi pag matalino ka daw at may pinag-aralan ka, makakatulong ka sa Pilipinas. Isa ka ba ni Donte? Hindi. Hindi ka patriotic voters. Hindi mo iniisip tayo yung Pilipinas, hindi kayo binibase mo kung ano yung election, ganon. So tinatawag itong mga makabayan. Ito yung mga sulong, mga kapatid! Ito yung mga patriotic, kaya nga patriotic. Kasi Pilipinas, inuuna ang Pilipinas at hindi inuuna yung sarili, hindi inuuna ang pera. Pwede ka doon. So, patriotic voters. So, mga ka-winners at mga ka-madrites, narinig nyo naman po ang limang klase ng butante dito sa Pilipinas. Kung sa lima, asan ka sa mga klase ng voters? Comment down below kung asan ka doon sa lima. Gusto kong marinig, gusto kong mabasahin ko yung mga comment nyo kung saan ka doon. So, comment lang po doon sa baba. Huwag nyo pong kalimutang i-share at i-like. Don't forget to click the color red sa baba and click the notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Bye-bye! Papak naman! Papak! Marinig! Pak-pak! Ayo!